Hello guys, what's up? Welcome to my YouTube channel at magbibigay opinion lang po tayo para sa isang kaganapan dyan sa Senate hearing dyan sa atin sa Pilipinas na yung taong naglilinaw lang na hindi siya yung nagpalabas ng mga pedialects na yan eh parang siya yung ginigisa. Kasi nangaling na ginampanan lang naman niya yung trabaho niya ng mga nakaraang araw. Mga 10 years ago yan. Siyempre, hindi naman niya alam na magiging presidente yung kanyang naging suspect na binigay ng informant. Kaya panoorin po natin. Pasok! Hindi naman po ganun na ano, eh, biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin, based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa barangay Binyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahuli mo yung pusher, wala kang karapatan i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas sa huban, di ba? Pataas sa huban, di ba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatang i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin doon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Pelisardo Serapio ng Liceo sa Malacañang, nakalagay doon sa invitation, "The Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PDEA and its leadership." So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po. Ito po yung letter mismo ng Malacañang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Honor. Hindi totoong mga drug lord ang nahuli nyo. Yes, Your Honor. Yun po. Ang ano, minaliit po talaga. But hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations. Lahat po. Particular case. Lahat po yan. Kasama po yan sa mga napakit ko po, Your Honor. Kaya kasama po. Kasama yun. Yun nga po ang pinagtataka ko. Noon, wala po akong ano na meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa nitong huli, na-realize ko na eh kung sino yung nasa likod. Kung bakit ako. Tingnan nyo, Your Honor, ano, wala na ako sa PDEA. Kinasuhan pa ako eh. Dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarban ako ng dalawang warrant. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa ano sa harap ninyo, si Attorney Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa Commission of Offense, tumayo siyang complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacdac. Sino ba si Gerald Cacdac? Ito ay tao. Siya ang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PDEA after ni Gerald Gutierrez. Nga noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon, okay. Naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Ochoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asik Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PDEA noong mga panahon na yon. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, eh, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, thank you. If I may. Go ahead, Senator Chingoy. Who were present in that particular meeting? Kami, ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacañang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacañang, Your Honor? Sa Malacañang po, ako, at saka yung itong si Director Serap, Police Director Serapio, at saka yung meron pang, ano dun eh, meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung, hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened?
Ayun po, at after no briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol ko sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, ano sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robin Hood Padilla, and of course the Chair, let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? Hindi ko na... 1993. Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po? PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Madrop po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, kailan ka nagservisyo sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang, ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted... You told us 1993, correct? Admitted to the PNP? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, same month. Hindi po ako hindi po ako familiar to sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung exactong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Alam ko kung kailan ako nakulong Yun po, Your Honor, sa inyo. Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabasi ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari nung matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible na hindi mo alam ko. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, sandali lang, alam mo na na-admit ka noong 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay, you were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-re-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga dokumento na nandiyan, Your Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or dropped, Your Honor? Draft? Dropped, Your Honor. Because... Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. No, yung dismissal or dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga,
sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP doon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking ano no, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Ayan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung ano, no, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pleb. Kung di ako nagkakamali. Okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, dinirecall ko yan eh. Kaya kung sasabihin niyo sa akin yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatanong ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero dire-recall ko siya para at least ma-i-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP roll. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no? Doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no? Nawalan ako ng ano eh. Nawalan ako ng, ano, no? Ng karapatan, no? Ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong nakanggap na kahit anong hearing or notices na ako ay na-precharge o meron summary dismissal proceedings. Wala po akong natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan, yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako na natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabitigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you have misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP roll on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Dioniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, ang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upper class man na si General Dioniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ako sa PNP. Dahil nga po, meron ako ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finalan ka ng kaso, hindi kita kukunin.
I'm sure meron kang malakas na bakit para papasok dyan sa Pideo. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo di-disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appoint eh. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ibabiolate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga police na nandun sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi noong panahon ngayon, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng human resource management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na police, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka kung iskalawag ka na police. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Dionisio Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko, pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magal ng tawag dyan. Your Honor, napaka tinong official ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes. Magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap. Kurap na official. Yan yun. Your Honor. Yes. Your Honor. After noong 30... April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of by certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kung hindi ka magkaroon dito. Nagpiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atreta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga, sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay?
Are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin yung Eric Santiago na ang pagkakaalam ko, taga Napolcom. Comsec, you invite James Kumar and yung isa? Eric Santiago? Apo. Tsaka yung isa pa, ang isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly, ha, si ano, Lisa Marcos, ito po yung lam. Sandali, si puro ka allegedly. Sino ang nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumulit, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Anong sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko ano, gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Sir Honor. Nandun. Nakuha po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Yan, palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, no? Yung ang pag, ano, no, na nagulat din ako, dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung ito... So this happened after the hearing? After po, May 1. Bago po ako interviewin ng... Ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So, dumating ito, mga 10, past 10, o 10:25, o 10:30. Ganun po eh. So, therefore, nakausap po si James Kumar? Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino three-way. Yung three-way? Nag-usap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa eh, na yung parang Lisa na ano, yun po yung ano. So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag nang magsalita. Para huwag na siya magsalita. Kasi mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun itong nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano yung desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong mapapangako sa iyo. Hindi, sabi pa nga ano,